Hello mga ka-forever! Sobrang overwhelmed ako ang daming views ng farm loading namin. Sobrang dami pa at ang gaganda ng comments. Sobrang dami pala talagang interesado sa business na to. Nagulat ako. At ang dami nag-PM sa akin, nagpapatulong. Actually, pwede ko kayong tulungan sa San Miguel talaga. Papasok ko kayo doon and pwede ko kayong i-help na tulungan sa mga suppliers. I can help you. So just let me know. I'm happy to help. Alam mo naman tayo, help lang tayo. So, nandito kami ngayon sa farm after 1 week para i-check ang mga chicks ni... Malalaki na ang mga chicks niya. Ito yung mga hen house namin. Medyo nabulok na. Kasi 5 years. So, re-repair namin yan. Kasi after 6 months, mag-harvest na naman kami. So, pumasok. Kailangan mag-foot bath. Pasok kami sa building. Foot bath tayo. Ay, basang-basain pa ako. Sarap. Put bat ulit dito. Ito ang mga control. Kasi building is CCS. Control Climate System. Ibig sabihin, yan. Manager at doktor ng San Miguel. At ito si Aldian ng aking recorder. Na pinagkakatiwalaan ko ng hulubos. Charot. Ay! Pwede na pumasok. Malalaki na sila. Okay, so ito na ang update sa ating mga manok. Malalaki na sila! Hindi, building to, di ba? Ano tayo to? Anong weeks na to? 1.3 weeks, that's 10 days. Ang bilis nila yung makin. Nakawa na mo ko na to, 11 to. Ha? Ito yung nakawa na i-load. 11 days na po, ito tsaka ito. Wow! Ayan, so nagpapakain. Nanunuka na ba yung mga yan? Nanunuka? Hindi. Oh, tutuka. May tuka sila. Pero, ano naman ba? Hindi naman masakit. So, parang ikaw, as a doctor, nakikita mo kung may problema agad yung mga manok? Okay. As a vet? 4 days po siya. Kasabay ng dibik. Mainit pa rin, no? Sa loob. Hindi mo. Ito ay tama lang. Sakto lang, no? Kaparehas lang ano sa labas. There you go, guys. Di ba maingay sila? Sumusunod sa akin yan. Kaya mo ah. Isa pa, mas malakas. Mahimit ko ah. Ganito mag-alaga ng mga nok. Mga kamising, okay? Muli mo yung isa. Ayan. Tapos, kakausapin mo. Sabihin mo, iniisa-isa ko yan. Lahat yung kinakausap ko yan. Sa dami. Kumain ka ng maayos. Uminom ka ng madami para hindi ka ma-dehydrate. Tapos, naku, makita ni sarili. Mahalin mo yung sarili mo. Tapos, pumayo tayo at magpakadami. Okay? Dahil ang trabaho natin dito sa mundo ay mga itlog. Ay mga itlog. Madaming. Okay, so galingan mo. More itlog, more money. I cherish you. I love you. Always take care, okay? And stay amazing. Isa-isa ko, isa-isain ko yan. Oh, ay, pilay na yan. Oh. Bye. Mortality na yan. Ay, hindi. Nag-acting lang. Acting. Ay, isan. Sino yun? Yan, ganyan yung ano. Mapansin. Sa basketball. Mapansin. Sa basketball, ganyan. Gusto lang mapansin siya. Ay, interview natin si ano. Si Mayor Hopper. Bakit ito ang pinasok natin na business? Kasi, nung nagpa-basketball tayo, sa mga basketball player kasi, lahat yan, I think konti lang sa kanila yung mag-iisip ng negosyo kasi focus sila sa basketball. Siyempre, maaga tayo nag-retire. I think 9 years lang tayo nag-PBA. So, after nung 9 years, siyempre, wala ka na ibang gagawin. Doon sa span ng pagka-retire mo, magkakaroon ka ng sequence na wala ka talagang ginagawa. As in zero, nakatunganga ka lang. So, normal sa basketball player or normal sa taon mag-iisip ng negosyo. Ano kaya magandang negosyo?
nung nag-iisip tayo, naalala mo, misis, di ba? Mm. So ikaw, nagtayo ka ng mga laundry, pharmacy. Nagtayo ka ng pharmacy, nagtayo ka ng cafe. So mga small businesses. Spa. So spa pa, di ba? So dami kang tinayong negosyo. Ako, naisip ko, siyempre lahat ng tinayong mo, sinuportahan kita. Mm. Ngayon, sabi ko sa'yo, gusto ko itayo ito. Mm. Sinuportahan mo ko. Mm. Bakit ito yung naisip ko? Kasi gusto ko, kung magtatayo ako ng negosyo, may silbi sa economy ng Pilipinas. Mm. Gusto ko makakatulong sa mga kapwa palagi. Itong tinayo natin, breeder farm to, kinikreate natin yung life. Itong mga manok na nakikita mo, itong mga sisyo, palalakiin natin yan. Mm-mm. Pag 6 months na yan, ready na yung mga itlog. Ang itlog niya magiging sisiw. So, bawat itlog niya, life, dumadami sila. Mm-hmm. So, ang target natin is at least sa 10 months, makakreate tayo ng 6 million na manok. Ah, magiging pagkain ng kapwa natin Pilipino, di ba? Pwede niyong i-direct message yung misis ko. Marunong na siyang mag-accept. We'll help you. And kaya namin kayong dalhin kay San Miguel. Oo. Nagtatanong nga sila kung ano daw, paano daw maging integrator ni San Miguel. Sabi ko, we'll help you. Di ba? Si RSA nagtayo ng ilang buildings. Oo. 300 plus. Dahil kulang pa talaga ng broiler and breeder. Di ba? Nag-shortage pa rin sa chicken. Ang mga may gantong negosyo na mga basketball player. Hindi, breeder kasi to. Ang parehas na negosyo, si Jun Limpot sa ako. Sinabi ko na rin yan last week. Ang mga broiler, sila Joseph, si Arwin, si Jack Chan. Mark Pingris. Siyempre kami mga ex-pro, nag-uusap-usap kami. Nagbibigay kami ng knowledge. Tutulungan. Gusto namin umasenso bawat isa sa amin. Yeah. And siyempre yung PBA Motoclub natin, tinayo natin yan specifically pang charity work talaga natin. Ito okay. Talaga yung main business for my family. Yeah. Yan ang mga sisyo natin. Nasa brooding stage tayo ngayon. What is brooding stage? Brooding, tinasama natin sila sa small place. Hmm. Kasi makipansin mo, malaki yan hanggang dun. Yeah. Yan, sa kabilang side. Marami pa yan, sa kabilang side pa. Sobrang dilim dito, bawal ang liwanag. Tapos may heater, kailangan yung temperature mainit. Yeah. And then, heater. Palaki na palaki sila, mabawasan mo yung heater. Mm-mm. And, lalakihan mo yung space dahan-dahan. Mm-mm. So ngayon, pag lumaki na yan, puno yan. Saka dapat healthy sila, no? Pag lumaki siya, mapupuno yan kasi malaki na sila, malaki na yung space na kailangan nila. And yan, lipat-lipat. Mahal na mahal natin yan, ang bawat isa sa kanila. May pangalan lahat. Si 1 to 10,000. Dapat, okay. May mark. So, itong building, ang capacity niya talaga is 40,000. As a breeder, kailangan maluwag sila kasi dapat relax sila. Pag broiler kasi, yung kagaya kay na Joseph. Yun, no, tama. Sobrang siksikan yun kasi kailangan mo lang talaga silang palakihin. Ito, kailangan fit and healthy sila kasi yeah. Maglilay sila ng egg. Magbe-breed sila. Magme-mate yung lalaki at babae. Oh, correct. Para mag-infertilize yung egg. Correct. Right? So, isang ang laman ng building, pag broiler, 40,000 isang building. Pag breeder, 12 lang. 12,000. Capacity-wise. So, ganun. Tumahimik sila. Acting-acting. Ay! Acting-acting siya. Bawal mapilay. Dito ako sa pilay kasi lagi akong pilay. Naramdaman ko pag napilay ang isang hayo, nasasaktan ako. Itong negosyo po na to ay agriculture. Para kaming ano, farmer. Farmer, oh. Farmer talaga. You will consider me as a farmer. Kasi ano tayo? Animal poultry farm. Ang circle naman ito, galing to sa hatchery. Mm-mm. Important to. Oo, yeah. Ito from grandparent. Parents stock to. Galing dito, pupunta kay na Joseph, kina Mike Pingris. Kami yung tayo ang magsusupply kay Pingris, kina Joseph yung, kina Jeff Chan. Mm-mm. Kina Ranidel, actually si Ranidel daw ako nakalimutan ko, meron din siya. And pag hindi nag-perform yung farm natin, affected lahat sila. Correct, kasi sa kanila mapupunta yung itlog nito. Sa atin nagsisimula eh. So ganun. Naiintindihan nyo na ba guys? May question daw sila. Anong question? Anong nauna, itlog o manok? Penchong, anong nauna? Manok o itlog? Ako po sa sir. Pag nasa doon si sir, pag nanggaling ka ng lipa, ang una po, manok. Oh. Pag galing ka ng Batangas City, ang una po, itlog. Kasi po, meron po itlog, tapos sa dulo po, manok. Oh, eh. Okay, ikaw, ano, sino na una, itlog o manok? Nasagot ka na. Sabay lang?
Ako, kung ano ka, kung naniniwala ka kay Eva Tadan, nauna ang manok. Kasi baby yung itlog. Tama. Right? So yun nasagot yung, na po namin. Kung naniniwala ka naman sa... Science. Sa science, nauna yung itlog. Bago naging, ano. So, iba-iba naman tayo. Ano pala, feeding time na oh. Kasi yung mga staff natin nagpapa-feed na. At umikot na rin si Doc. So, I think we're done here. So, sa brooding stage naman, ito yung pinaka-importante sa, yes. Sa 16 months na cycle. Correct. So, sa 16 months na cycle, ito ang magdi-decide kung magiging maganda yung laying cycle mo. Yung harvest. So, kailangan alagaan mo talaga sila as much as possible. Parang baby mo. Kailangan in-nurture mo, kailangan mong turuan, kailangan mong i-educate. Ganon din yung manok natin. Kailangan mong turuan silang yan, itong drinker line natin, kailangan mo silang turuan. Amen. Turu. Kailangan mo silang turuan kumain. True. Pag marunong na sila, guidance na lang, proper guidance. Yes. Kailangan silang mag-aral lang mabuti. Correct. Tama? Mm-hmm. Parang sa tao din. Correct. Dahil sa buhay natin, pag in-nurture mo yung anak mo, yung baby mo, mm-hmm. malaki, maganda yung magiging paglaki nila, mm-hmm. pwede mo na silang pabayaan dahil kaya na nila maging independent. Yes. Tumulong sa akin yan, niya mo. Grabe. Buti wala yung anak ko si Sarin dahil gigigilin niya yung mga manok. Pero alam nyo guys, sobrang risky nitong business na to. As in, kaya lalo na yung breeder kasi isang cycle nga is 16 months. So, kailangan nyo talaga siyang i-hands-on at tutukan. Itong mga tao namin, praise God, mga 3 to 5 years na sa amin. Kaya medyo sanay na. Pero nung umpisa, kapa-kapa talaga. Ikaw naman tatanungin ko. So, Mrs. Meyerhofer, happy ka ba sa naging negosyo? Ako pala si Doc. Happy ka ba sa naging negosyo mo? Happy. Nung hindi, minsan, di ba? Kasi siyempre naman, sa negosyo, lagi may pagsubok naman. Ano, gusto mo siguro lagi... Siguro sa dati, yung... Gusto mo lagi, sitting pretty ka lang. Hindi, dahil sa mga tao, di ba? Problema ko. Normal lang naman lagi. Kasi na ipipilter mo yung mga employees. Ewan ko na akong tanong eh. Ewan ka nga, huwag ka ma-disappoint pagka may mga employees ka. Init ng ulo mo yun. Nag-away. Huwag na ako tanungin. So, happy ka nga? Happy, syempre. Kasi ano eh. Napapag-aral mo yung mga anak mo. Oo, tsaka comfortable life tayo. And dati, kala ko yung nagbabasketball ka, enough na yung kinikita natin doon. Meron palang ganitong mas malaki pa. Kung gusto nyo mag-start nito, medyo malaki kasi. Oo. Kailangan mo na support ng bank. Oo, pero bago may support ng bank, kailangan may ipon ka pa rin ng malaki. At yung naipon natin sa basketball mo, yun yung inubos natin dito. Tapos nangutang pa tayo. So, oo. Medyo risky. Alam mo yun. So, pagka ano, pero gusto worth nyo, it naman yung income. Hindi, ito ang madali sa mga nanonood. Siyempre, baka mayroon pa sa inyong walang negosyo, nag-iisip na magiging negosyo. Susuportahan kayo ng bank kasi agriculture to. Naniniwala sila na uy, importante. Si Kuya Alvin Patrimonio pala magtatayo din ito. As of the moment, nagtatayo si Boss Cap. Pero broiler. Ito, breeder side sa'yo. Man. So, sa mga gustong matutunan tong negosyo, direct message niya. Wag na ako kasi. Ako nga pala si Doc. Charot. So, pwede niya kayong ipakilala sa banko. Sa San Miguel. Sa San Miguel. Marami pa eh. Kasi marami na tayong connection. Hindi lang naman San Miguel. Marami pa naman integrator. Or diba? Sino pa yung iba? Mga kaibigan. Tagal mo tayo. Ito po, si Mrs. Yung kanyang YouTube channel. Para naman sa negosyo. Matutunan nyo. Mag-guide niya kayo. Negosyo and tour. Travel. Ano to? Hindi kasi may experience ka na. Ano na to eh. Going 6 years na tayo dito. Yeah, pwede na tayong mag-advise. So, pwede ka nang mag-advise. Mag-mentor. Correct. Dahil, at mag-refer ng mga suppliers. Pag mag-guide ka ng kasama mo o kapwa mo, dapat may experience ka. Wala ka namang mag-guide ka, wala ka namang experience. Correct. Diba? So, Mrs. Meyerhofer, please subscribe. And sa mga hindi pa nagsasubscribe, marami kayong matututunan sa Meyerhofer ever. Sa parenting. Relationship. Oh, relationship. Yes. Sa tour. Sa tour. Sa mga... Sa gala niya. Gusto niya maging small loud eh. Ano, bashing. Bait mo naman, sinishare mo sa kapwa mo para may matutunan sila. Diba? Yan yung goal?
Yes, ang goal. Yan ang goal ng YouTube channel mo? Parenting, tsaka mom influencer. Ganun. Hindi, importante yung negosyo. Oo, syempre. Kasi kung matututunan nila to, why not, di ba? Utang kayo sa bank, tingin kayo ng guidance sa kanya, and then maging successful kayo. Di ba? Ayan, ma-share natin yung success sa ibang tao. Okay, so ito yung first building, second building. Ayun ang mga hen house. Gagamitin pa yan after 6 months. So, unti-unti nang inaayos. Mga tangke. Ayan, mga gamit. I'll try my best to update you every visit namin para makita nyo yung cycle, kung how it goes. Okay, so, para yung mga daming nagko-comment at nag-PPM, nagtatanong, matulungan namin kayo to do it. Okay, so yun yung third building. Ayun yung pinasok natin last time. Last building loading yan. Tapos, ito yung gitna. Second building. Ito yung pinasok ko ngayon. Last time yun. Tapos, ito yung mga hen house. Sobra dami, di ba? So, ayun yung guard house. Feed room. So, ito ang lalagyan ng feeds. Ito naman ang egg room. Lalagyan na ng egg. At ito ang aming farmhouse. Farmhouse. Nung pandemic, dito kami next day for 3 months na mga bata. Ngayon, mga staff ko na nakatira yan. Tapos ayun ang aming mga staff house. Tapos meron silang tambayan dito pag gusto nilang mag-relax. May billiard sila, may video, kay TV, may tindahan, maliit. Yan. At may basketball court. Of course, basketball never stops, sabi nga nila. Yan, 2 bilyaran, may TV, may video kasi sila dyan. So, may tindahan. Nakakaloka. Ayan. Ayan lang. Hindi siya luxury farm, guys, ha. It's a business, so walang luxury. Lahat basic, lahat simple, lahat mura. Kasi, syempre, business to, eh. Hindi naman to luxury. At hindi rin to para paggastusan mo. That is not worth it. Kailangan maging practical tayo, minimalist. So, pasok na. Office namin. Actually, nakita nyo na to dati. Balikan nyo yung mga dati kong vlog. May farm tour ako doon. So that's all for today. Thank you so much. Stay amazing, mga ka-forever.